Mangalaga, samahan niyo ako at mamasura po tayo. Hindi lang po sa Amerika ang may dumpster, meron din po dito. So, ayan, mga empty bottles po itong mga dala natin at hindi tayo mahiya-hiya. Uy, ayan, kasi nga sabi nila, sa basura nandito ang pira. Kaya ayan ako, nagbitbit ako ng mga empty bottles. Lahat po yan, klaseng-klaseng mga empty bottles po yan, mga palangga. Hindi ako nahiya kahit mabigat yan. Pero ilan kaya yan ang laman? So, dalawang plastic bag na maitim ang nilalagyan ko. So, hindi ko alam kung saan ako dadaan dahil naka-close lahat ng pintuan. So, dito ako, bakit ako bumabalik? Kahit mabigat na, pero ayan, todo pa rin bit-bit ang maninay ninyo. Hindi na nahihiya, no? Walang bihis-bihis. Ayan, nakasaks pa. Ang saks ay red pa na ko naman talaga. So, ayan na. Paglabas ko, nagagalit ako. Oh, tingnan nyo. Oh, bakit kaya nagagalit? Nabibigatan na yan, mga langga. So, ayan, pupunta na po tayo doon sa Almera at anuhan na natin ang ating empty bottles. Ilalagay na natin. Di ba nakakatulong din tayo sa ating environment? Kasi nga, marirecycle natin lahat ng mga bote ng tubig. At saka pwede din ang mga juice, mga aluminum. Hindi, bawal ang po ay ang bottle na glass. Pero ang plastic, ang aluminum is pwede po siya. So, ayan ang mga langga, no? Pupunta na po tayo doon at nakalagay na sa loob ay yung mga empty bottles natin. So, ito po yung pangalawang business namin na pupunta doon. Dumating na po kami dito, guys. At ayan na, makikita ninyo ngayon, hindi talaga mahiya-hiya ako dito. Kahit na mga tao dito ay mga sosyal, pero ako, tingnan nyo lang, walang kahiya-hiya ako dito. May bit-bit na basura papunta sa loob ng mall. Akala nyo kung saan pupunta o sinong makakagawa ng ganito, di ba? Ganyan ako dito, mga langga. Walang hiya-hiya. Nagpunta ng mall na ganito lang. Nakasaks lang ako at walang bihis-bihis. Pero tatanggapin kaya tayo ng mall? Oh, ayan. Pumasok na diretso-diretso na. Hindi na talaga nahiya-hiya ang babae na to. So, diretso na tayo at hahanapin natin kung saan ang machine para sa mga empty bottles. So, let's go, mga palangga. Dahil parang walang tao, mabilis lang tayo matapos dito. Walang tao. Oo, tamang-tama talaga na nandito na tayo. Nakakatuwa, mga langga, dahil ito ay pang second time namin dito pero hindi pa namin alam kung ano ang mga process, kung paano ba talaga namin gagawin. Kaya ayan, muna kami, sinusure talaga namin kung ano pa talaga ang gagawin namin ng aking ate para kami mga timang dito. Kasi nga, i-scan pa pala yung code at saka bago mo ipasok para automatic na siya tatatak sa cellphone mo pag ilalagay mo na yung mga empty bottles. So, tumawag po muna po kami ng staff doon para sisiguraduhin talaga na nakapasok ba talaga at na-scan yung membership namin dito sa machine na to. Okay? So, ito po ang pang second time namin dito. At saka, alam nyo ba guys, nakakatulong ito sa ating environment yung mag-recycle tayo ng kahit ano-anong mga buti na lang ang i-recycle natin. Hindi namin alam kung sa points, magkano ba ang real. Kasi nga, hindi pa naman siya tatatak sa diretso. Parang 2 weeks or 3 weeks pa yata bago tatatak sa cellphone. So, last time na nandito kami ay umabot po siya ng 500 points, pero parang 10 real lang yata yung niya, equivalent to money. Pero at least okay na yun dahil nakakatulong po tayo sa mga, sa ating environment. O diba? So ayan, nag-i-start na po si ate, naglalagay na po siya sa mga bottles dito sa loob. So makikita ninyo kung paano nilalagay ang mga bottles.
So, madali lang po isa-isa. So, makikita ninyo, ayan o, sinabi ko sa inyo, pwede yung aluminum, yung plastic bottle, at saka yung glass lang ang hindi pwede. So, mayroon din ditong register now. Kung wala ka pa, hindi ka pa nakapag-register, mayroon din silang process kung paano mag-register. Kasi, madali lang para mag-download ka. So, and every bottle po, may 2 points po. Tapos, kailangan mo na kunin mo yung mga takip niya. Nakakatawa si ate. Kasi sabi niya, sige na, ikaw na, tulungan mo na ako. Sabi niya ng gano'n. Kaya sabi ko, okay, let's go. Lagay muna natin yung camera natin dito. Para, ayan, tuloy-tuloy po yung trabaho natin. Kaya paspasan natin. Kasi nga, baka may darating at magbitbit ng sangkatutak na water bottle, diba? Kasi nga, pagkatapos namin dito mga langga, pupunta pa kami ng lulo at inutusan kami ni madam. May bibilihin kami doon. Hindi kami bibili dito ng mall kasi nga maliit lang naman ito. At parang si madam nakakita po siya ng promo doon, may pinabili po siya sa amin. Kaya kailangan namin bilisan yung paglalagay namin ng mga bottles. 2 plastic bag lang naman ito pero marami ito. Hindi namin alam kung magkano lahat dahil maliit, malaki ang meron po dito. So, ayan. At dahil sa dami ng empty bottles, mga langga, napuno na talaga ang machine dito. Kaya ayan, tinawag ko na naman ulit yung staff na tulungan kami. At sinabi pa niya, you are a first timer. Alam nga naman kami ang magkukuha at kami ang magbubukas at kami ang maglalagay doon. Diba? So para ma-chance nila ng sabala at lalagyan nila ulit at kukunin nila itong na ano na namin, nalagay na. So ayan. Nasaan na ba yung staff dito? At habang naghihintay kami, kinuha na namin yung mga takip para hindi kami mahihirapan pag ilalagay na namin ulit yung mga bottles. So, ganun lang pala, no? Kukunin nila, tapos ibabalik nila ulit yan. Lalagyan nila ulit ng kisabala at saka hindi ko alam kung saan nila ilalagay pagkatapos ito. Ano kayang gagawin nila dito? Kasi makumi-kumi lang naman ito eh. So si ate habang naghihintay, ayan, inano na niya lahat, kinuhaan na niya ng mga takip. Kasi nga bawal po ang takip. Pag ilalagay mo kasi siya sa machine, pag may takip, para siyang puputok, pak, ganun. Kasi nga ito, makumi manggod doon sa machine. Kumiun lang siya, dili siya ingon nga, i-chop-chop talaga. Oh, di ba? Pasensya na po kayo. Tapos, ayan na, tumulong na po yung stops dito. Stop. Okay. O, nilalagay na niya ulit at, ayan. Uulit kami. At sinabi niya na mag-scan ulit daw kami para, ayan, yung points malalagay ulit. At saka yung naano namin, nauna na namin nalagay, automatic na yun, nakalagay na yun sa membership namin doon sa dina-download namin na ayan, ilalagay na ni ate para ulit. Oh, ayan, hindi din alam kung paano. Diyos ko po, nakakatuwa talaga kami para talaga, oh, pag makita mo yan na nakaano na, it means na okay na po at automatic na siya malalagay sa card mo. So dito, nag-start ulit. Kahit ano na lang mga palangga, kahit anong mga bottles, as long as hindi siya glass na bottles, pwedeng-pwede po yan. So, matatapos din tayo sa ating trabaho dito. Marami-rami pa siya mga palangga, no? Kaya ayan, tulong-tulong lang po kami ni ate para mabilisan lang po yung pag-ano namin. Ayan ang mga langga, tulong-tulong na kami ni ate dito para madaling matapos. At saka malapit na yan, may nakakasunod na sa amin dito na nagdala ng 2 case. Kaya pabilisan lang po yung paglagay namin. Alam niyo ba guys, na pati amo namin natutuwa sa amin dahil nangungulik po kami ng mga bottles. At kahit saan ako magpunta, sasabihin na niya na take this bottle to bring in home. Nakakatuwa talaga guys, kahit, dahil kahit dito nakasupport na po siya sa mga pinanggagawa ko. So ayan na mga palangga, no? At least nakakatulong po tayo dito sa ating environment. Okay, so ayan mga palangga, walang halong arte dito sa Qatar. Kailangan mo lang talaga ng mas tiyaga dito. At tsaka
Nakakatuwa dahil hindi biro ang magiging isang OFW, hindi biro ang magiging ibang bansa, malayo sa pamilya. Pero sa ganitong mga paraan, nakakatulong tayo, di ba? And then, suportado tayo ng ating amo dito na Said. So, malapit na tayong matapos at saka ipiprint na natin. At hindi natin na-print yung resibo, biglang na-unlock. Pero sabi ng staff na automatic na po yan siya.